tayong lahat. Si Hesukristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang nagirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat. Si Hesukristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo na way sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Sabado tayo ng Oktaba, walong araw na pagdiriwang sa Pasko ng pagkabuhay muli ng Panginoong Hesus Nazareno. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayo narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Nasyon ng Quiapo. Ang mga intensyon naman nakiisa sa atin sa pamitan ng live streaming through Facebook, live, YouTube at iba pa mga social media dito sa ating bansa at sa pati mga dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities ng mga parokya. Idagdag rin natin sa misang ito ang ating intensyon para sa mga kababayan nating naghihirap dahil sa bagyong Amang, at isama rin natin sa misang ito ang ating intensyon para sa kapayapaan sa mundo, lalo tigit na sa Ukraine. Mga kapatid, ngayong huling araw ng Oktaba ng Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus Nazareno, atin pong matunghayan sa mga gawa ng mga apostol, si San Pedro at si San Juan, na nagsasaksi sa kabila ng mahigpit na pagbilin ng mga otoridad na hindi nila ipahayag ang pangalan ni Hesus na nabuhay muli. Sa ating Ebanghelyo ni San Marcos, hindi pinaniwalaan si Santa Maria Magdalena ang dalawang mga alagad, ngunit ang ating Panginoong Hesus na nabuhay muli ay nagpakita sa kanila sa panahon ng kanilang pagtitipon upang ipahayag na siya ay totoo na nabuhay muli at dapat ipahayag sa lahat ng bansa. Sa buhay natin, kinakailangan nating ipahayag bilang mga alagad ang Panginoong Diyos na ang Panginoong Hesukristo ang ating Mesiyas na nabuhay muli upang tayo ay mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Ngunit sa mga sandali na tayo nagkukulang at nagkasala, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyong kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng maanghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesu Kristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa laki ng kanang loob mo, pinararami mo ang mga mananalig sa iyo. Tunghayan ang iyong mga hinirang na sa tubig ng binyag ay muli mong isinilang upang bihisan mo ng ligaya ng kawalang kamatayan sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa Magawa ng mga Apostol. Noong mga araw na iyon,
Nagtaka ang mga pinuno at matatanda at mga eskriba sa katapangang pinakita nila Pedro at Juan. Lalo nang mabatid nilang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nag-aral. Napagkilala nilang sila'y kasamahan ni Jesus noong nabubuhay pa. At nang makita nila ang taong pinagaling na nakatayo sa tabi ng dalawa, wala sila masabi laban sa kanila. Kaya't pinalabas muna sa Sanhedrin ang mga alagad, saka sila nag-usap. Ano ang gagawin natin sa mga taong ito? Tanong nila. Sapagkat hayag na sa buong Jerusalem at hindi natin maitatatwa na isang pambihirang kababalaghan ang naganap sa pamamagitan nila. Para hindi na kumalat ito, balaan natin sila na huwag na magsalita kaninuman tungkol sa pangalang ito. Kaya't muli nilang ipinatawag sina Pedro at binalaan na huwag na magsasalita o magtuturo tungkol kay Jesus. Subalit sumagot sina Pedro at Juan, kayo na po ang humatol kung alin ang matuwid sa paningin ng Diyos. Ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. Hindi maaaring di namin ipahayag ang aming nakita at narinig. At sila'y binilaan ng lalo pang higit sapagkat pinalaya, bakit saka pinalaya. Wala silang makitang paraan upang maparusahan ng dalawa sapagkat ang mga tao'y napupuri sa Diyos dahil sa nangyari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. O pasalamatan ang Panginoon Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Dahilan sa poon, ako'y pinalakas, ako'y tumatag. Siya sa buhay ko ang tagapagligtas. Dinggi ng masayang sigawan sa tolda ng mga hinirang. Ang poon ay siyang lakas at patnubay. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Ang lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Pinagdusa ako at pinarusahan ng labis at labis, ngunit ang buhay ko'y di niya pinatid. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Ang mga pintuan ng banal at templo'y inyong ngayong buksan. Ako ay papasok at itong Panginoon papupurihan. Ito yung pintong pasukan ng poon ang Panginoon Diyos. Tanging ang matuwid ang pababayaan do'y makapasok. Aking pinupuri, ikaw o poon, yamang pinakinggan. Dininig mo ako, pinapagtagumpay. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ng manunubos. Alleluia,
Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Umagang umaga ng araw ng Linggo, matapos na muling mabuhay si Jesus, siya'y unang napakita kay Maria Magdalena. 7 demonyo ang pinalayas ni Jesus sa babaeng ito. Pumunta siya sa mga alagad ni Jesus, nanooy, nahapis at umiiyak, at ibinalita ang kanyang nakita. Ngunit hindi sila naniwala sa sinabi ni Maria na buhay si Jesus at napakita sa kanya. Siya'y napakita rin sa 2 alagad na naglalakad patungo sa bukid. Ngunit iba ang kanyang kaanyuhan. Bumalik sa Jerusalem ang 2 at ibinalita sa kanilang kasamahan ang nangyari. Ngunit sila rin na may hindi pinaniwalaan. Pagkatapos napakita siya sa 11, samantalang kumakain ang mga ito, pinagwikaan niya sila dahil sa hindi nila pananalig sa kanya at sa katigasan ng ulo, sapagkat hindi sila naniwala sa mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya'y muling mabuhay. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaralin niyo sa lahat ang mabuting balita." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Versikulo 15, Kapitulo 16, Ebanghelyo ni San Marcos. Ito ang misyon natin bilang alagad. Paano ba ang pagiging alagad sa ating postmoderno na panahon na kung saan iba't iba na ang pag-iisip ng mga tao at napakarami ng mga fake news at naniwala, mas naniwala tayo sa mga piki at sa mga hindi tama na balita kaysa totoo. At dahil dito, umiiral sa atin ang ibang mga pag-iisip. Pero damang-dama naman natin, nagmahalan ang lahat ng bilihin, at yung mga pangako nila noon na luluwag ay lalo pang naghihirap ang kabuhayan, at kung ano-ano pang mga hindi totoo o kasinungalingan na siyang ipinapairal sa postmodernong panahon. Ito ay kaparihas din ng panahon ng ating Panginoon tungkol sa pagpapahayag ng mabuting balita ng mga alagad. Ano ba ang pagiging alagad? Sa English, ito'y tinatawag na discipleship, pagiging alagad. Pero dahil ang ating Panginoon ay isang Hebreo at Aramaiko, sa Hebreo Aramaic, ito pong discipleship ay talmidem. Ulitin po, talmidem.
Nandito sa ating ebanghelyo, ang ating ebanghelyo ay nakasulat na sa Koinoko na Griego, Matitia. Ito yung discipleship, pagiging alagad. Ang pagiging alagad, una sa lahat, ay ang pagpapahayag at pagpapangaral ng katotohanan. Sapagkat una sa lahat, ang ating pong Hesus Nazareno ay Panginoon ng katotohanan. Kaysa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 14, versikulo 6, sinabi ng ating Panginoon, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay." Katotohanan, aletheia. Yon ang ipahayag sa mga lingkod, sa mga alagad. Yon ang ipapahayag natin sapagkat lahat tayo naman ay binigyan ng misyon. Sa ating unang pagbasa, sa mga gawa ng mga apostol, Kapitulo 4, versikulo 13 hanggang 21, si Pedro at si Juan ay dinala sa Sanhedrin dahil ang mga otoridad hindi maniwala sa katotohanan. Sila ay mga pinuno na nagpalaganap ng kasinungalingan para sa kanilang sariling kapakanan. Pero hindi nila maitatwa ang ginawa ni San Pedro ng isang lumpo ay kanyang pinagaling at patalon-talon pa ito na nagpapahayag at nagpupuri sa Diyos ng kanyang kagalingan na ginawa sa pangalan ng pong Hesus Nazareno na nabuhay muli. Pinaghigpitan pa rin sila ng mga otoridad na huwag gamitin ang pangalan ni Hesus. Magpahanggang ngayon, ang mga Hudyo, ganun din ang kanilang pag-iisip. Hindi ka pwedeng magsalita tungkol kay Hesus. Bawal na sa kultura na nila. Pangalawa, hindi sila maniwala na siya ang Mesiyas. Pangatlo, yung mga himala at ginawa ng mga kababalaghan ng Panginoon ay hindi nila tinatanggap. At yung pagkabuhay muli ay lalong hindi nila pinaniwalaan. At itong kultura na ito, nakawalan ng panampalataya at pananalig, ay siyang dapat na baguhin ng mga alagad. Kaya ang pagiging talmidim o matitiya, discipleship o pagiging alagad sa ngayon ay ang pagsasaksi sa katotohanan. Katotohanan sa panampalataya ng ating Panginoon ay nabuhay muli. Sa ating Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 16, verso 9 hanggang 15, si Maria Magdalena nagpunta sa libingan at siya mismo nakakita ng ating Panginoong Hesus na nabuhay muli. Ang dalawang mga alagad, sila Cosmas at kasama pa nagpunta sa Emmaus, nakita rin nila ang Panginoon na nabuhay muli. Ngunit noong ito'y ibinalita sa mga 11 na mga apostol, 11 dahil wala na po si Judas, dahil si Judas ay nag-suicide dahil sa kanyang ginawang paghudas o pagtaksil. Hindi pa rin maniwala itong 11. Mga alagad na sila ng Panginoon. Ngunit nariyan ang kawalan nila ng pananalig. Una, kailangan upang tayo maging alagad ng Panginoon, kailangan ang pananalig, ang pananampalataya. Pangalawa, ang mga alagad o pagiging alagad ay magpahayag ng katotohanan at hindi matatakot ano ang resulta sa ating pagpapahayag ng katotohanan. Pangatlo, ang pagiging alagad ay ang pagsabuhay
ng mabuting balita ng Panginoong Hesus sa buhay na mayroong pagbabago at mayroong masigla na pagpahayag ng pananampalataya. Sapagkat ang pinakabatayan dito ay ang tanong sa ating sarili. Naglagablab ba ang ningas ng diwa ng Ebanghelyo sa iyong mga puso? Is the fire of the gospel of the Spirit of God burning in your hearts? Lumalagablab ba ito? Nagniningas ba ito? Upang ikaw ay punong-puno ng katapangan na ipahayag ang katotohanan, na ipahayag ang pagbabago sa lahat, na ipahayag na yung mga hindi naniniwala sa Diyos ay siya lang namumuhay sa kasinungalingan o fake news, at hindi tayo dapat paalipin ng kasalanan at ng kasinungalingan sapagkat tayo'y mga Kristiyano. Panahon na na ating baguhin ang lahat. Panahon na na tayo'y magtitipon at isang solido na pagkakaisa upang ating ipahayag ang pagtuturo ng ating Panginoong Hesus na siya ay namatay, nagpakasakit sa kanyang kamatayan sa cross at nabuhay muli upang hindi masayang ang ating pagpapahayag ng dakilang pag-ibig ng Diyos. At dahil sa dakilang pag-ibig na ito, tayo'y iniligtas sa hindi madali na paraan. Pinaghirapan ng ating Panginoong Nazareno ang lahat. Sino ba tayo na hindi magpahayag ng katotohanan na siyang ipapahayag natin bilang mga alagad ng Panginoon? Talmidim, matitiya, discipleship, pagiging alagad ay ang patutuo na Diyos ang sentro at esensyal sa buhay. Ikaw, anong esensyal sa buhay mo? Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo ngayon sa Diyos na ating Ama, sa Espiritu ng Kanyang Anak na muling nabuhay upang makibahagi sa ating buhay. Lunasan ang ating mga pag-alinlangan at ibalik ang ating pananampalataya. Atin pong itutugon, Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamagitan ng Espiritu ni Jesus. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Ang simbahan naway mapuspos ng Espiritu ng Panginoong muling nabuhay habang pinahayag niya ang Panginoon sa buong mundo, manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Atin nawang italaga ang ating sarili kay Kristo bilang katunayan ng ating pag-ibig sa Kanya, manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Tayo naway hindi maghinanakit sa mga sumasalungat sa atin, bagkus ay ipanalangin ang kanilang pagbabagong loob, manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Ang mga may sakit, naway paginhawahin sa kanilang pagdurusa, bunga ng kanilang pananampalataya sa Panginoong muling nabuhay, manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Ang mga yumao, naway maranasan ang mapangligtas na kapangyarihan ng Diyos, manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan.
Ama, pagkalooban mo kami ng tapang na magpatotoo sa pagdating ng iyong kaharian. Marapatin mo na lagi naming matupad ang iyong kalooban upang kami ay maging karapat-dapat sa iyong mga biyaya. Tingnan namin ito sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hintayin pagpapala na aming hiling. Pagpapala na aming hiling. Magsitayo po ang lahat. Manalangin, kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligaya sa iyong piling. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo ngayong ipinagdiriwang paghahain ng Mesiyas ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang anak na minamahal ay naghahain na sa linyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na cross, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa namang nagsisiawit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Magsilohod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu yung banal ang makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin.
Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglalas, pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Ay sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay may pag-asang sila muling mabuhay ganyang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapating kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa na mga Birhen Maria na ina ng Diyos ng kabiyak ng puso niya ang San Jose. Kaisa ang mga apostol. Ni San Juan Bautista. Ni San Roque. Ni San Lorenzo Ruiz. Di man San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ni anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng galing na utos sa turo ni Jesus na pahayag natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan tila sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mga aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin siyong kaluuban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Announcement, ang banal na relikya ni Santa Teresita ng Batang si Jesus ay dadalaw sa ating simbahan mamaya sa ganap na ikapito ng gabi. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry at organisasyon ng ating simbahan. Ang rito ng pagtanggap at banal na misa ay pangungunahan ng ating rektor na si Reverend Father June Sescon. Ito po ay mananatili hanggang Linggo, Abril 16, taong kasalukuyan, sa ganap na ikapito ng umaga lamang. Dumalo po tayo. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pangmakilanman. Ipagalob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay
na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia o Banal na Misa kayo na sa loob at sa labas ng labana ng itim na nasalino kami na ugnay sa pangitan ng live streaming sa iba't ibang social media platform at posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin ay dinggin ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga walang sawang nabigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Salamat sa iyong tulong, pagpalain kayo ng Panginoon. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain kayo lagi ng Pong Isus Nazareno. Pabaon po sa misang ito. Tayong lahat ay inatasan o binibigyan ng misyon na ipahayag ang ating Panginoong nabuhay muli, ang ating Panginoong Isus, na siyang Mesiyas, siyang Kristo, siyang ating tagapagligtas. Ngayon na po ang maringal na pagwasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiko ka habang ginagawad ang pagbasbas. Ang Diyos na tumutubos at ngukop sa inyo pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo ay siya namang magpala sa inyo ng kaligayahang magpasa walang hanggan. Amen. Kayong pinagkaluuban ng manubos ng walang maliw na kalayaan ay pagkamtinawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pangundangan sa panampalataya at binyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kayong taglayong kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus na mahalin at paglingkuran. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Purihin natin ang Pong Isus na buhay muli. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka na.